Isang pagbati muli ang nais nating ipaabot sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay dito sa programang pag-aralan natin. Ako po muli niyong kaibigan, Brother Johnson Amican, na tatalakay ng isang napakahalagang paksa at ito po ay ating hahanguin muli sa aklat ng Apokalipsis. Ito po ay pinamagatang ang kamangha-manghang propesiya sa aklat ng Apokalipsis. Aalamin natin, mga kapatid, mga kaibigan, mga taga-subaybay, ano itong kamangha-manghang propesiya na ito sa aklat ng Apokalipsis na kailangan matupad, kailangan magawa, at kailangan nating malaman. Pag-aralan ho natin, mga ginigilo ng mga taga-subaybay. Subalit, bago yon, ay mayroon po muna isang karanasan sa Arizona, mga kapatid. Sa taas na 12,000 feet, isang babaeng nagngangalang si Debbie William at ang kanyang anim na mga kaibigan, sila po ay tumalon sa bintana ng eroplano para magsagawa ng isang formation ng mga divers. So tumalon sila isa't isa at sa ilang segundo ng kanilang pagtalon, mga kapatid, ay itong si Divi ay nagkamali po ng talon, ano, humampas po siya doon sa kapwa niya diver. Ang nangyari ay tumilapon siya, napasama ho yung kanyang pagbangga roon at siya ay tumilapon na parang manika na walang buhay. So, ang nangyari po mga kapatid at mga kaibigan ay hindi niya na wala siyang kakayanang maupin ang kanyang parachute. Ang kanyang instructor na si Gregory Robertson na siyang nangunguna sa kanilang grupo ay gumawa ng paraan at siya po ay tumalon. At gusto po niyang magawa na lumapit doon sa bumabagsak na si DB. Ito po ang formation, ito yung forma na ginawa ng instructor nila na si Gregory. Tiniklop niya yung kanyang mga balikat para magawa niyang mas mabilis siya at mamaniobra niya yung kanyang katawan na mailapit doon kay DB. Sa pamamagitan po ng posisyon na ito, mga kapatid, ay unti-unti niyang inaabutan sa napakataas na kalawakan, ay unti-unti niyang inabutan si DB at ang bilis ng kanyang pagbulusok ay inaabot sa 180 miles per hour. At hanggang sa unti-unti na po niya, mga kapatid, na naidikit ang kanyang katawan doon sa halos walang malay na si DB. Sa kanilang mabilis na pagbulusok, mga kapatid, mga kaibigan, ay meron lamang natitirang 200 feet at tinatayang 12 seconds na lang ay lalagapak na sila sa lupa. Subalit, sa kabutihang palad ay nagawang hilahin ni Robertson yung extra cord ng parachute ni DB at unti-unti itong bumukas. Sa madaling salita ay sa ilang segundo, sa ilang saglit na lamang po mga kapatid, ilang seconds na lang ay bumagsak, subalit hindi po na ito kasing katulad ng parang walang parachute, mga kapatid. Sa madaling salita ay ligtas ang dalawang ito. Kaya alam niyo po mga kapatid at mga kaibigan, itong si Debbie ay hindi niya malimot-limutan ang ginawang kabayanihan na kanyang instructor. Tinatawag niya at tinuturing niya itong isang kanyang tagapagligtas. Naging malapit silang magkaibigan sapagkat alam niya na utang niya ang kanyang buhay dito kay Robertson. Opo mga kapatid at mga kaibigan, tayo po ay pabulusok sa siguradong kalalagayan na hindi maganda. Dahil sa kasalanan, alam natin na ang ating patutunguhan ay dagat-dagat ang apoy. Kumbaga sa isang divers ay ang ating panahon ay ilang segundo na lang, babagsak na tayo. Subalit, mga kapatid, sa pagbagsak na ito ay hindi papayag ang Diyos na hindi niya tayo masambot, hindi niya tayo iligtas.
Sa magulong mundong ito, mga kapatid at mga kaibigan, alam natin na laganap ngayon at walang lugar na hindi natatakot ang mga tao tungkol sa COVID-19 na ito. Subalit, alam po ba ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, na bago pa nagkaroon ng COVID, mayroon pang isang mas matindi pa sa COVID na problema sa mga tahanan. Nandyan yung away at kaguluhan sa mag-asawa, andyan yung karahasan sa ating kapaligiran. So itong mga pangyayaring ito, mga kapatid, ay palatandaan na nasa dulo na ho tayo ng kasaysayan ng mundo. Subalit, sa gitna ng panganib na ito sa ating kapaligiran, God's mid-air rescue. Sabi dito ay, pwede ho tayong i-rescue ng ating Panginoon sa napakabilis na ating pagbulusok, bunga ng kasalanan. So, dito po sa ating pag-aaralan ng ating mga kapatid at mga kaibigan, sabi po rito, Revelation reveals God's last day message. So, ibig sabihin, ang propesya na ating pag-aaralan ngayon ay napakahalaga na dapat malaman ito ng lahat ng mga tao sapagkat ito ang magsisilbing parachute ng bawat isa sa atin. Ito po ang nagsisilbing tagapagligtas ng bawat isa sa atin na kailangan malaman itong walang hanggang balita na ito. Kaya pag-aaralan ho natin ano ang paraan ng Diyos ayon sa aklat ng Apokalipsis para ang tao na nasa tiyak na kamatayan ang nahahantungan ay mailigtas niya ang mga taong mananampalataya at magtitiwala sa Kanya. A loving God invites men and women to be saved before the coming calamity. Totoo po mga kapatid at mga kaibigan, ang ating mapagmahal na Diyos, nag-aanyaya sa mga lalaki at babae bago dumating ang kakilakilabot na kalamidad sa ating mga buhay. Sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, mang ginigilin ng mga taga-subaybay, walang magsasabi na ang panahon natin ay, sa mga nagbabasa ng Biblia, walang magsasabi na ang panahon natin ngayon ay malayo pa yung dulo. Halos lahat ay sinasabi ho natin na papatapos na ang mundong ito. Wala na hong paraan, wala na pong pagkakataon na maibalik ho natin ang nasirang planetang ito. Punong, alam niyo po ba yung mga pandemic na yan, yung pong mga virus na yan, ay talagang lilitaw ho. Hindi na ho kinakailangan yung sinasabi ng ilan na iimbintuhin pa ng tao. Mangyayari na ho ito kasi yung ating proteksyon ng ating mundong ito ay sira na. Yung ozone layer po natin, butas na. Ano po? Pagkatag-init, grabing init. Pagtaglamig, grabing lamig. At ang ating kapaligiran, puno ng pollution. Nagre-resulta ho ito ng iba't ibang dulot ng sakit, mga kapatid at mga kaibigan. At sa kahirapan ng buhay, ang mga tao ay kumakain na ng mga bagay na hindi naman ipinahintulot ng Diyos. Kaya ang nangyayari, ito hong sitwasyon natin ngayon. Subalit ang good news sa kabila nun, mga kapatid at mga kaibigan, ay sapagkat ang Panginoon kung papaano nung una nakita niya ang kasamaan ng mundo ay tinawag niya si Noe para ipaalam ng Diyos sa mga tao na gugunawin niya ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Binigyan niya ng instruction si Noe para sabihin na manampalataya sa Diyos at tumulong sa paggagawa ng daong at pagkatapos ay ihanda ang sarili at sumakay dito upang kung dumating yung panahon ng baha ay maligtas. Ayan ho ang nangyari mga kapatid, mga kaibigan. Noong una ay may mga tumulong kay Noe, kaya na nakatulong sila gumawa ng daong. Subalit nung palapit ng palapit ang panahon, eh pawala ng pawala ang mga taong naniwala sa kanya. Hanggang sa dumating yung gunaw ay wala na ho ang mga taong iyon. Halos buong pamilya lamang ni Noe ang naligtas. Ang mga naniwala lamang sa kanya at naniwala na totoo ang sabi ng Diyos na magkakaroon ng dilubyo, yun lamang po ang mga naligtas. Ang Diyos din ho, mga kapatid at mga kaibigan, ay nagbibala sa panahon ni Jose nang may nakatakdang tagutom na mangyayari ay mayroong isang paraan na ginawa ang Diyos na para bagang hindi ito mapapaniwalaan sapagkat alam natin ang karanasan ni Joseph ay hindi maganda, no? Na
pinakinainggitan pa siya ng kanyang mga kapatid. At yun ang naging dahilan kung bakit siya ay napunta sa lugar ng hindi mga mananampalataya. Subalit, yun pala ay plano ng Diyos. Minsan, ang plano ng Diyos, hindi natin hindi natin nararamdaman na yun palang plano ng Diyos. May mga karanasan minsan sa ating mga buhay na hindi maganda kung tayo ang titingin. Kung tayo ang makikiramdam, para bagay hindi maganda. Subalit bandang huli, maiintindihan natin na yung pala ang plano ng Diyos. Kaya, napakahalaga na huwag tayong mawawalan ng tiwala sa ating Panginoong Diyos. At si Juan Bautista naman, sa unang pagdating ng ating Panginoon, ay siya po ang sumisigaw upang ihanda ang daan ng Panginoon bilang katuparan ayon sa propesiya. Siya naman po ay gumanap ng isang mahalagang gawain, mga kapatid at mga kaibigan. At sa pagdating ng ating Panginoon, nitong ikalawa, para tuparin ang kanyang pangako, mga ginigilo ng mga taga-subaybay, ay hindi papayag ang Diyos na walang magdadala ng babala bago ito mangyari. Ito po yung hinaharap natin ngayon. Ito po yung paniwalaan nyo o hindi ay mangyayari at mangyayari. Kaya pag-aaralan natin, mga kapatid at mga kaibigan, sa aklat ng Apokalipsis, kung ano yung mahalagang balitang ito. Bihira ho ang nagtatalakay nito. Ang mga Seventh-day Adventist lang po ang naririnig ko na tumatalakay sa mahalagang pabalitang ito. Yan po ay tinatawag natin God's End Time Message. Tinatawag itong huling pabalita ng Diyos sa huling kapanahunan. Ano po? Ano ang nilalaman nitong pabalitang ito? Buksan ho natin ang ating mga kasulatan sa Kapitulo 14 at talatang 6 ng Aklat ng Apokalipsis, at ganito po ang ating mababasa sa Tagalog. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Yung anghel ay mayroong dalawang mabuting balita, walang hanggang balita upang ibalita sa lahat ng nananahan sa lupa, bawat bansa, angkan, wika at bayan. Ibig sabihin, walang lugar na hindi dapat mapaabutan ng pabalitang ito. Walang hanggang o everlasting gospel, mga kapatid. Ang pabalitang ito ay nasa puso ng aklat ng Apokalipsis. Nasa gitna siya, no? Chapter 14 ng aklat ng Apokalipsis. Ang pabalitang ito na dala ng mga anghel na ito sa gitna ng langit, ang pabalitang ito ay mahalaga or madalian. Ika nga, ang kahulugan ng anghel, pag pinag-usapan natin, mga kapatid, ay messenger. Tandaan po natin, messenger. Kaya hindi na ho literal na anghel ang magdadala nito, sapagkat pag sinabing anghel, angelos sa Greek, ibig sabihin ay mensahero. Sa madaling salita, mahalagang malaman natin ngayon ano ang dalang mensahe nitong mga anghel na ito, sapagkat ito ang mahalaga na dapat malaman ng lahat ng mga tao sa pamamagitan po ng mga mensahero ng Diyos. At ito ika ay para ibalita sa buong universo, mga kapatid, hindi lamang sa isang lugar. Kaya tinatawag itong universal message, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi dapat ito ay specific lamang na ituturo sa isang samahan o kaya ay sa isang lugar. Kaya pag-aaralan ho natin ito, mga kapatid, sapagkat ang sabi doon sa talatang binasa natin, ito ay dadalhin sa bawat bansa, wika at bayan. Ito po ay ating pag-aaralan at babasi ho natin sa Aklat ng Apokalipsis. Ito po ay may kinalaman sa paghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ano ang dapat paghandaan ng sangkatauhan na dapat natin malaman? So, kailangan po natin malaman ito. Anong dapat natin paghandaan, mga ginigilim ng mga taga-subaybay? Nais ko munang basahin uli yung Kapitulo 14. Ngayon ay babasahin ko yung 14 hanggang 16. At nakita ko at narito ang isang alapaap na maputi, at nakita ko na nakaupo sa alapaap ang isang katulad ng isang anak ng tao, na sa kanyang uloy may isang putong na ginto, at sa kanyang kamay
ay may isang panggapas na matalas. Talatang 15, at lumabas ang ibang anghel sa templo na sumisigaw ng malakas na tinig doon sa nakaupo sa lapaap. Ihulog mo ang iyong panggapas at gumapas ka sapagkat dumating ang oras ng paggapas sapagkat ang aanihin sa lupa ay hinug na. Talatang 16, at inihagis ng nakaupo sa lapaap ang kanyang panggapas sa lupa at ang lupa ay nagapasan. Pagka pinag-aralan ho natin ang mga ginagawa o buhay ng magsasaka, yung pong paghinog na ang aanihin, kailangan ng i-harvest. So what is the meaning of Revelation symbol of the harvest? Sabi po sa aklat ng Mateo, sa kapitulo 13, talatang 39, ay ganito ang ating mababasa. At ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang Diablo, at ang pag-aani ay ang katapusan ng sanglibutan, at ang mga mag-aani ay ang mga anghel. Sa madaling salita, mga kapatid at makaibigan, pag sinabing gapa or harvest, yung paghagis ng panggapas at nagapasan ang lupa, ito po ay tumutukoy sa pagdating ng ating Panginoon. Oh, ito po yung pagtupad ng Panginoon sa kanyang pangako na siya po ay babalik. Sa madaling salita, ang mensahe ng anghel na ito ay paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ating babalikan ho, mga kapatid, yung talatang 6 natin binasa kanina, sabi po ay uli, ay babasahin ko uli, at nakita ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Ito ay mensahe ng ebanghelyo. Sapagkat na laman na natin kanina sa ating introduction na hindi papayag ang Panginoon bago dumating yung dulo ng kasaysayan ng mundong ito, ay hindi pwedeng hindi siya magpapadala ng mga mensahero kung papaanong gumamit siya ng mga karakter sa Old Testament para maihanda ang kanyang bayan sa tiyak na kapahamakan. So dito, mga kapatid at mga kaibigan, ang sentro na ating pag-uusap ay ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo na magpapalaya sa kasalanan ng bawat isa. Ang ebanghelyo na magiging dahilan upang mapatawad ang kasalanan ng bawat isang may puso na magsisi. So dito po ay makikita ho natin na ang kalayaan ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesus. Doon lamang natin sa Kanya masusumpungan ang tunay na kalayaan mula sa pagkaalipin natin sa kasalanan. Sa aklat ng 1 Korinto 15, 3 at 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. So ano ang nilalaman ng pabalita, mga kapatid at mga kaibigan? Si Pablo mismo sa kanyang sarili ay laman ng kanyang ebanghelyo ang ating Panginoong Hesukristo. Siya yung tinatawag po nating mabuting balita. Siya ang dahilan kung bakit mabuting balita ang tawag or gospel, mga kapatid at mga kaibigan. Tanging sa ating Panginoon lamang po ang kaligtasan, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya kung titingnan natin, yung nilalaman ng everlasting gospel ay una, si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Good news po yan, mga kapatid. Tayo ang dapat na mamamatay, tayo dapat ang magdusa sa ating kasalanan, subalit inako ng ating Panginoon ang kamatayan iyon. Siya ang nagdusa doon sa cross. Kaya bago siya mamatay, ay talaga namang siya pinahirapan, pinasan niya ang cross na sariling pagpapakuan sa kanya. Kaya pagka pinag-usapan ho yung gospel, mga kapatid, ay laging ito ay nagsisimbolo ng cross. At kailangan lang ay sampalatayanan natin, mga kapatid, ang nangyaring kamatayan ng ating Panginoon doon sa cross. Kaya ang cross ay simbolo ng kaligtasan. Doon ho namatay, doon po ibinigay ng ating Panginoon ang kanyang sariling buhay upang tayo ay tubusin. Yan po ang
sentro ng pag-ibig ng Diyos, at ito po'y itinala niya sa aklat ng Juan 3:16. Yan po yung sinasabing pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Ganito ang ating mababasa, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan ay gayon na lamang. Mga kapatid, mga kaibigan, pag sinabing sanglibutan, lahat ng tao ito. Sa iyo na nanonood, sa lahat tayo, mga kapatid, ay minamahal tayo ng Diyos. Itong aking tinatalakay sa inyo ay ito po ang tinatawag po nating ebanghelyo or mabuting balita. Sapagkat alam niyo ba, mga kapatid, mga kaibigan, kung walang nangangaral ng mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesukristo, napakaraming tao ngayon ang wala naman talagang pakialam sa Diyos. Walang pakialam sa kung ano ang magiging future ng kanyang buhay. Samantalang, ang totoo, katulad sa panahon ni Noe, nagsasaya sila, nag-aasawa, nagpapakalulong sa kung anong bisyo hanggang sa dumating ang kanilang kawakasan. Ganon din ang pagdating ng anak ng tao, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo mismo. Kaya kailangan po ay maipaabot ang pabalitang ito, ang babalang ito, sapagkat kawawa, habag-habag ang mga taong hindi makakaalam nito. Kaya maraming salamat sa iyo, kaibigan, kung ikaw ay nagbigay ng pansin at ikaw ay nagkaroon ng interest na pag-aralan at alamin ho ang babalang ito ng Panginoon. Well, ito po ay malaking magagawa sa iyong buhay, kapatid. Ito po yung apat, ano, nabanggit na natin ngayon ng una, si Jesus namatay para sa ating mga kasalanan. At pangalawa, si Jesus ay namuhay na walang kasalanan. Si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay. At si Jesus ay umakyat sa langit sa bahay ng Ama. Ito yung pinaka ninalaman ng tinatawag po natin the everlasting gospel. Yung pangalawa po dyan, si Jesus ay namuhay na walang kasalanan. Bakit? Para maging halimbawa po natin. Yung kanyang buhay na walang kasalanan ay yun ang ipinalit doon sa ating buhay na puno ng kasalanan, mga kapatid. Kaya isa yan sa tinatag nating mabuting balita. Tapos si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay. Kaya gumamit siya ng katawan na mamatay. Bakit? Para bigyan ng pag-asa ang mga tao na makasalanan, na pagka namatay, wala nang pag-asang mabuhay. Subalit, ginawa yun ng Panginoon para po yun ay maging halimbawa ng bawat isa sa atin. At ang pang-apat po dyan ay umakyat sa salangit sa bahay ng Ama, kung saan ay doon naman siya naghanda ng tahanan. At ang sabi niya ay pagkatapos na maghanda siya, ay babalik niya at kukunin niya ang mga mananampalataya at dadalhin niya roon upang kung saan siya na naroon, ang mga maliligtas naman ay dumuon. Maraming mga kilalang tao sa Biblia, ang lahat ay patay na. Mga karakter sa Bible. Subalit ang ating Panginoong Yesus na umakyat sa langit ay namatay, binuhay, at ngayon ay nabubuhay at mabubuhay ito magpakailan kailanman. Alam niya ang ating mga pag-iisip, pangalan, lahat ng ating mga gawa, lahat ng ating iniisip, pati yung buhok natin sa ating mga ulo ay bilang ng ating Panginoon. At alam din niya kung nasaan ang puso natin ngayon, mga giliginaw na mga taga-subaybay. Kaya yung ating Panginoon na nakababasa ng lahat ng puso at isipan ng mga tao, ito ang Panginoon na nangakong babalik at siya rin ang hukom at siya rin ang magiging dahilan kung bakit marami ang mga makasalanan na pahihirapan at pupuksain. Hindi dahil sa galit ang Diyos o galit ang ating Panginoon sa mga taong makasalanan, kundi kailangan niyang wakasan ang kasalanan. Kailangan po, mga kapatid, mga kaibigan, ay iwanan ho natin yung kasalanan, sapagkat pag tinapos o pinuksan ng ating Panginoon ang kasalanan iyan, ay maaaring madamay tayo sa pagpuksa na iyan. So, sa ating kapanahunan, mga kapatid at mga kaibigan, sa ating nangyayari ngayon ay, nako, wala talagang kapayapaan. Minsan, ako, bago ako matulog, ay hindi ko maisip, hindi ko maiwasan ang mag-isip ng mag-isip. Eba, hanggang kailan itong nangyayari sa ating kapanahunan? Ay, wala na ho tayong
ikabubuhay, mga kapatid at mga kaibigan. Kung yun ngang mga malalaking kumpanya ay umaaray na, kung yung pong mga negosyante na may mga kahit paano may malaking puhunan ay ramdam na nila ang kanilang pagkalugi. Paano pa kaya tayong wala tayong ipon, wala tayong anong gagawin natin? Tanging sa Diyos lamang tayo aasa, mga kapatid. Kaya ang tanong ay paano tayo magkakaroon ng kapayapaan, mga ginigil ng mga taga-subaybay? So sabi po rito, the everlasting gospel is the answer. Ang magbibigay lang sa atin ng kapayapaan, mga kapatid, ay itong walang hanggang ebanghelyo na ibinabalita na dala o tanglay ng tatlong sinugong anghel. Yan ho ang sagot. Kaya ang sentro ng ebanghelyo ay ang ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo, mga kapatid at mga kaibigan, sa mga tumusumusubaybay sa atin, alam naman ninyo kung gaano tayo kahigpit sa pagtuturo na dapat tayo ay maging masunurin sa kautusan. Subalit, mga kapatid at mga kaibigan, tinuturo din naman natin na ang kaligtasan ay sa biyaya, libreng ibinigay ito ng Diyos sa atin. Kaya bilang pagpapahalaga sa ating tagapagligtas, kinakailangan natin ay maging tapat, maging masunurin ho tayo. Ganun pa man, mga kapatid, sa bawat doktrina, sa bawat katotohanan na ibinabahagi ng pagsasama-sama ito ng Seventh Adventist, ang sentro lagi nito ay si Kristo. Christ-centered. Hindi ho natin tinatapos ito doon sa pagtuturo na nakalimutan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Lagi po natin itong inilalapit kasi kaya natin niya hinihigpitan na alamin at sinusuri ang katotohanan sapagkat yan po naman talaga ang nais ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ating kapanahunan, maraming mga tao ang doon na lamang nagpapahalaga sa tinatawag na biyaya, kinasusuklaman, tinatapon na yung kautusan, mga kapatid. Samantalang ang biyaya at katotohanan ay hindi pwedeng magkahiwalay iyan. Yung biyaya, kaligtasan, mga kapatid, at yung truth, yung doctrine ay hindi natin pwedeng baliwalain. Sapagkat ang nilalaman actually nung pabalita ng anghel ay gospel at saka doktrina. Aalamin ho natin yan, mga kapatid. Dapat itong maihatid sa buong mundo. Dapat itong malaman sa lahat ng mga lugar. Ang pabalitang ito ng dala ng mga anghel ay kailangan po ay ating iisa-isahin para lalo po nating maintindihan. Number one, Revelation Urgent End Time Message. Number one, obey God. Sumunod tayo sa Diyos. Paano natin nalaman at saan natin hinango yan? Basahin natin yung talatang 13. Sabi po yung ganito, at sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kalawalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng mga bukal ng tubig. So ang tanong, anong ibig sabihin ng matakot? What does it mean to fear God? Anong ibig sabihin yan? Kasi pagka hindi biblical yung meaning na kukunin natin, ay pagka takot lang, ay nako, iba ang mangyayari, mga kapatid. Pagka takot sa aswang, sa mumo, o kung anuman, ay iba ho ang mangyayari. Samantalang sa Biblia, mga kapatid, to fear God means to respect or reverence God by obeying Him. So, ang pagkatakot sa Panginoon ay ito ay respeto, paggalang sa ating Diyos at ito po ay nangangahulugang pagsunod sa Kanyang mga utos. May talata po tayo pagbabasihan. Ito po ay nasa Ecclesiastes 12 talatang 13. Sabi po rito, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Pansinin po ninyo, ikaw ay matakot sa Diyos. At ano ang karugtong? Sundin mo ang Kanyang mga utos. So, ibig sabihin, yung pagkatakot sa Diyos ay pagsunod sa Kanyang mga utos. Maraming sikta ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, napakaraming mga kilalang mga denomination ngayon na halos kinakalaban ang kautusan ng Diyos. Lalo na po yung moral law, yung 10 commandments, mga kapatid at mga kaibigan. Bakit nga ba ay ito ay pinagkakaisahan ng napakaraming denomination? Sila po ay galit. Galit sa kautusan. O kaya sila po ay takot na
para bagang mayroong masamang idudulot sa kanila ang utos. So bakit ka matatakot sa utos ng Diyos, kapatid? Bakit natin i-re-reject ito? Isa lang ho ang ibig sabihin niyan. Pagkaayaw mo sa isang bagay, ibig sabihin baka ikaw ay tinatamaan. Kasi bakit mo aayawan itong utos na nang isulat ng Diyos, espesyal na ipinalalagay ng Panginoon kay Moises? May sukat at saka walang pwedeng humawak diyan. Banal yan. Nagniningning ang kanyang kaluwalhatian. Tapos ngayon, kung tawagin ho natin, ano yan, panis na yan eh. Yan po inya ay may kulang. Tingnan ho ninyo yung mga pagsasabi ng tao. Ayaw na ayaw nila. Pero ang totoo yan mga kapatid, eh ganito po yan. Pagka ikaw ay malayo ang loob mo sa iyong magulang, pagka ikaw ay galit sa magulang mo, kung ikaw ay anak o bata, magsabihin, ayaw mong sumunod. Kaya maraming mga anak na naglalayas, mahigpit ang magulang. Ayaw kasing sundin kung anong ang tagubili ng magulang. Sa madaling salita, kung bakit maraming mga tao ngayon ang ayaw sa utos, sapagkat mayroong sinabi doon sa kautusan na hindi niya may magustuhan, hindi niya kayang gawin. Sinusupil nito ang kanyang gawain sa buhay. Kaya, naturalmente, aayawan mo ito. Dahil nga sa nakakaramdam ka ng guilt. Kaya may mga pagtuturo, ang kautusan talaga ay guilt ang idudulot sa atin. Totoo! Eh kasi nilalabag mo. Pero subukan mong sundin yan, ay mamahalin mo ang kautusan. Hindi ka po pwedeng ituring ng Diyos na anak kung ayaw mo namang sumunod. So yun ho ang ibig sabihin ng pagkatakot sa Diyos. Kaya tasabi po ng 14:12, ito ang deklarasyon ng ating Panginoon tungkol sa mga banal. Sabi, narito ang pagtiyaga ng mga banal na mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. So yan ho ang number one, mga kapatid. Ano? Matakot sa Diyos. Nang ibig sabihin ay ano? Matakot kayo sa Diyos. Ecclesiastes 12:13. At sabi po doon ano? Sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Pangalawa na nilalaman ng everlasting gospel ay glorify God. Luwalhatiin ang Diyos sa pamamagitan ng ano? So what does it mean to give glory to God? Ang sabi po ng 1 Korinto 10:31, kaya't kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinuman o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So, ayon dito sa talata, lahat ng ating kinakain, iniinom, ginagawa, gawin natin ito sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya, to give glory to God means to praise Him in our lifestyle. Yung ating buhay, mga kapatid, ay dapat namumuhay tayo na nakakalugod-lugod sa Diyos, nakakapagbigay luwalhati sa ating Panginoon, yung ating uri ng ating buhay. Dapat nakita sa buhay natin yung pagbabago, mga kapatid at mga kaibigan, sa ating mga gawa, ito ay isang paraan na iniluluwalhati natin ang ating Panginoon. Nakakahiya naman sa Diyos kung yung ginagawa natin, hindi akma doon sa gusto niya pagkatapos natin nalaman yung ebanghelyo. At lalo naman, hindi naman nakakalugod sa Diyos, wala na nga sa ating gawa yung ebanghelyo, ay yung mga salita pang lumalabas sa ating mga bibig, ay ganun din. Yun nga ang mabait ka kung tingnan. Pero ang salita mo, masakit, ay hindi bagay sa isang Kristiyano. At kung ikaw naman ay masama ang kumilos, pero kung magsalita, parang santo, hindi rin. So ibig sabihin, yung ating salita, yung ating pong gawa, dapat ay magkasama. At hindi lang yon. Sabi doon sa talatang yung minabasa natin ay, dapat ito'y lifestyle. Yung ginagawa, kinakain, iniinom, isang uri ng pamumuhay, dapat ito ay nakakaluwalhati sa Diyos. Kaya nga binanggit ni Apostol Pablo sa Roma 12:1 ang ganito.
Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Pansinin niyo mga kapatid, yung ikang ating katawan ay ihaharap natin sa Diyos bilang haing buhay, banal, kaaya-aya. Ibig sabihin, yung ating klase ng pamumuhay, mga kapatid, ay dapat yung kaya-aya sa Diyos. Kaya nga, hindi maganda talaga, mga kapatid at mga kaibigan, na ang isang nangangaral ay hindi nakikita sa kanyang buhay yung kanyang ipinapangaral. Sabi nga natin ay, walk the talk. You should walk the talk. Yung ating sinasabi, kailangan ay makita po ito sa ating mga buhay. Pagdating po sa tinatawag pong pangangaral, pagdating po doon sa ating pakikipagkapwa, mga kapatid, kinakailangan ay dalaho natin ito. Huwag ho tayong maging katulad ng iba na pagkaayaw sasang-ayon sa atin ay mumurahin na at pagsasalitain na ng kung ano-ano ng salitang panlalait. Bakit? Eh kasi hindi sumasang-ayon sa kanilang sinasabi. Hindi ho yan ang everlasting gospel, mga kapatid. Hindi ho yan ang sinasabing pagluwalhati sa Diyos. Paano mong luluwalhatiin ang Diyos kung ang ating kapwa hindi natin kayang mahalin? Hindi po yun ang plano ng Panginoon sa atin. Sabi ng talatang 7, kung ating itutuloy ito, 14:7, ang sumunod po dito ay sabi, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. So ano naman ang ibig sabihin nito, mga kapatid at mga kaibigan? Sino ang dapat at karapat-dapat na sambahin? Ayon sa pabalita ng anghel, ang karapat-dapat pong sambahin, mga kapatid, ay walang iba kung ang Diyos na manlilikha. The Creator of Heaven and Earth. Ang ating Diyos na lumikha ng langit at lupa at pati ng mga bukal ng tubig. Isa sa urgent message ng anghel ay ibalik tayo sa alaala ng paglikha ng Diyos sa sanglibutan. Kaakibat nito ang tamang pagsamba sa Kanya bilang Creator. Mga kapatid, kung titingnan ho, pag-aaralan ho natin yung science, ano, mga kapatid, mga kaibigan, napakasarap sanang pag-aralan yan. Subalit mayroong mga bahagi dyan na hindi tayo ituturo pabalik sa kung anong mayroon sa pasimula ng paglikha ng Diyos. Sapagkat ang itinuturo po ay ito pong tinatawag po nating evolusyon. Ito po ay isa sa napakatinding sumisira sa pagkakilala ng mga tao sa Diyos. Ha? Marami ngayon ang hindi namamalayan, katulad din sila ng evolusyon. At kung ang tatanong ninyo papaanong paraan, ay ito po yung mga nananampalataya din sa Biblia, pero hindi talaga nila naabot ang tamang meaning ng tinatawag po nating pagsamba. Ha? Worship Him who made heaven and earth. Ang sabi ng 4, talatang 11 ng Apokalipsis, marapat ka o Panginoon namin at Diyos namin na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha. Pansinin po ninyo ang talata, no? Binabalik ko tayo doon sa paglikha ng Diyos. At ang Panginoon na binabanggit natin niya dito sa sulat ni Juan, na marapat ka o Panginoon namin, Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian, ang Diyos dapat ang ating luwalhatiin, papurihan, sambahin, ay itong gumawa ng ano po, itong lumikha ng lahat ng mga bagay. At alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, sa aklat ng Apokalipsis kasi ay dalawang worship ang pinag-uusapan ho dito. Worship the Creator, Revelation 14:7, at worshiping the Beast, Revelation 14:8.
9. Ito ang isa sa isinisigaw ng anghel, binibigyan niya ng pagkakaiba. Chapter 14, ano? Talatang 6, yung everlasting gospel. Pero doon sa verse 9 ay binanggit din naman niya yung pagsamba naman doon sa larawan ng hayop. Kaya, ibig sabihin, ang mensahe ng anghel, mga kapatid, mga kaibigan, ay talagang itinuturo tayo sa tamang pagsamba sapagkat may huwad na pagsamba. Tandaan natin, lagi ho natin napag-uusapan ito, manginlihon na taga-subaybay, na sa Apokalipsis, ang issue ay worship. Worship sa tunay na Diyos at worship sa ano po, sa kalaban ng Diyos. At ang meron pong malaking kinalaman na ginagamit ng demonyo ay walang iba kundi itong hayop na ito. Mamaya mapag-aaralan din po natin yan. Kaya ang pangatlo na pinag-uusapan natin yung worship God ay meron pong mahalagang elemento ito. Yung pong tatlong bagay na ito, mga kapatid, na nilalaman din ng mensahe ng anghel, ang number one ay ano ang dapat nating gawin? Tapos, bakit kailangan natin itong gawin at bakit mahalaga itong gawin? Sabi nga ng talatang binasa ho natin kanina, ay sapagkat dumating ang panahon ng kanyang paghatol. Pansinin po ninyo ha, bakit kailangan itong gawin? Bakit mahalaga itong gawin? Ano ang dapat natin gawin, mga kapatid at mga kaibigan? Sapagkat meron ng paghatol na dumating. Pansinin po ninyo rito, hindi darating pa lang. Sa panahon ng pagsulat ni Juan at nakita niya ito, ay binabanggit niya ang isang pangyayari na sa panahon na dinadala ang pabalitang ito ng anghel, ay nangyayari na yung tinatawag po nating judgment or paghatol. Tingnan po natin, mga kapatid at mga kaibigan, ibig sabihin, tayo ngayon ay nabubuhay sa panahon na nangyayari na yung judgment na yan. Dumating na sa panahon na sinasabuhay natin itong mga mensaheng ito na dala ng anghel, ibig sabihin ay ito rin po ito po'y bahagi na ng tinatawag po nating judgment. Yung ating mga gawa sa araw-araw ay hinahatulan na po tayo ng Diyos sapagkat malinaw na sa pagdating ng ating Panginoon, dala na niya yung gantimpala sa mga tapat at kapahamakan naman o parusa naman doon sa mga hindi nagsikilala sa Ebanghelyo. So, ibig sabihin, Revelation is a book about eternal choices. Ang aklat na ito ay, ang aklat ng Apokalipsis ay naglaman-laman ito o kaya ay nagsasabi sa atin sa dapat ay maingat nating pagpili. Sapagkat kung ano ang ating pipiliin ngayon, ito yung ating magiging pagpili na at hindi na magbabago. Ibig sabihin, pag pinili mo ang sumamba sa kalaban ng Diyos, yun na nalaga. Pag pinili mo ang sumamba sa Diyos at paglingkuran siya, sundin siya, ay yun ang tamang pagpili. Alam natin na sa paglalarawan sa aklat ng Apokalipsis ay mas marami ang paglalarawan doon sa mga mapapahamak. Kagaya sila ng buhangin sa dagat. Samantalang ang mga maliligtas ay tinawag lamang na lubhang karamihan kung ikukumpara doon sa mapapahamak. Sapagkat, yun ho ang paglalarawan at ayon sa pangitain ni Juan na maraming mga tao ang nagkamali sa kanilang pagpili. Kaya, sa mensaheng ito ng anghel, mga kapatid, ay dapat na mag-ingat ho tayo sapagkat ito ang magiging eternal choices ng bawat isa sa atin. Kaya sabi rito, choose now. Mamili tayo ngayon ng tamang paraan ng pagpili. Sabi po dito sa 22:12 ay ganito ng Apokalipsis, narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Pansin niyo po, mga kapatid at mga kaibigan, dumating na yung paghatol. Sa madaling salita, mayroong ibang takpak tayo niyan, ano? Pero actually, natalakay na po natin yan sa ibang mga pagkakataon, na sa ating panahon ngayon, yung ating araw-araw na buhay, yan ho ay nahinahatulan na po tayo. Kaya pagdating ng ating Panginoon, sabi nga dyan ay, dumarating sa madali, at dala na niya ang kanyang gantimpala. Ibig sabihin,
Pagdating niya, hindi na yung iisa-isayin pa tayong hatulan. Dalan niya na yung gantimpala. Mga kapatid, isa yan sa sinisigaw ng anghel na dapat maituro natin sa mga tao na sa ating buhay ngayon, dapat maingat na natin na pinipili ang mga gawain at pagpapasya natin sa ating araw-araw na pamumuhay, mga kapatid. Sapagkat narito na yung paghatol na tinatawag. Pagdating ng Panginoon, executive judgment na yon. Ilalapat niya na yung paghatol sa hindi karapat-dapat. Pasensya na sa mga naging matuwid. Ito po ay isang pagpapala at mapalad na hatol para sa kanila. Kaya, yung reward, sabi rito, ay dala-dala niya na sa kanyang pagdating, mga kapatid at mga kaibigan. Sabi po ng 16:7 ng Apokalipsis, at narinig ko ang dambana na nagsasabi, oo, o Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay at matuwid ang iyong mga hatol. Opo, mga kapatid at mga kaibigan, ang sigaw ay matuwid ang paghatol ng Diyos. Dito po kasi sa lupa, mga kapatid, yung paraan ng paghatol sa mga hukuman ho natin, minsan ay kung ano, sino pa yung biktima, yun pa ang napaparusahan. At kung sino po may kasalanan, yun pa ang nabibigyan ng kalayaan. Subalit sa Panginoon, ay hindi po pwede siyang magkamali, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo ay nag-aanyaya. Walang talo sa paglapit natin sa Kanya. Siyang ating tagapamagitan, siyang ating abogado, siyang manananggol. At the same time, siya rin ang magiging hukom pagdating ng araw. Kaya kung nasa Panginoon tayo, wala tayong dapat katakutan, mga kapatid at mga kaibigan. Siya ang nag-aanyaya sa atin. Ayaw niya na mapahamak tayo, mga kapatid. Kaya nagpadala siya ng mensahe sa pamagitan ng mga anghel para ipaalam ito sa ating kapanahunan. At ang nila ng anghel na ito ay mensahe ng pag-asa. Ngayon, isummarize po natin itong mga puntong ito. Yung message ng first angels, ang sabi niyan, a call to accept the everlasting gospel. Kailangan ay tanggapin po natin yung walang hanggang ebanghelyo. Yun ang kanyang panawagan, mga kapatid. At a call to loving obedience. Susunod tayo ng pagsunod na mayroong pag-ibig. At a call to give glory to God in all our lives. Ito'y panawagan na bigyan natin o magbigay tayo ng kaluwalhatian sa Diyos base sa ating lifestyle or sa ating uri ng ating mga pamumuhay. At ang sumunod po ay a call to worship the Creator. Panawagan para sambahin natin ang may likha ng langit at lupa. At alam naman natin, mga kapatid at mga kaibigan, ang palatandaan ng pagsamba sa lumikha ng langit at lupa ay ito yung pagbibigay halaga doon sa araw na ginawa niyang espesyal pagkatapos ng kanyang paglikha. So, ito yung mga panawagan, mga kapatid at mga kaibigan. So, this urgent message of Revelation 14 reveals truth and exposes error. Ibig sabihin, dito sa ating pag-aaral at pagkanalaman at pinapaalam natin ang everlasting gospel na ito, at the same time, ay nalalaman din ng mga tao at binabanggit din natin kung ano naman yung mga kamalian, ano naman yung dapat nating iwasan or ingatan. Bakit? Sapagkat doon sa talatang 8 ay binanggit ang ganito. At ang iba, ang pangalawang anghel ay sumunod na nagsasabi, naguho ang dakilang Babilonya na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng kagalitan ng kanyang pagkikiapid. Tandaan ninyo, mga kapatid, yung 6 at 7 ay naroon yung mahalagang paalala at mensahe ng Diyos. At kasama sa mensahe ng ikalawang anghel naman ay ang kanyang isinisigaw tungkol sa dakilang Babilonya, yung spiritual Babylon. Alam naman natin, may Babilonya sa Old Testament, yung bansa. Ngayon naman, ang Babilonyang tinutukoy ay nakikita nyo sa larawan dyan, isang babae na nakaupo sa hayop na may 7 ulo at 10 sungay. Ito yung tinatawag po nating dapat na ingatan. Ito yung counterfeit. Ito po yung kabalintuna ng pagsamba sa Diyos
pag hindi natin naiukol sa Diyos ang tamang pagsamba, baka mamaya ay ito pala ang ating sasambahin pagdating doon sa tinatawag nating final conflict. So, itong hayop na ito na kinauupuan ng babae, yan lagi yung binabanggit ng na mayroong markang hayop. Yan po ay sinasakyan ng isang babae na ang paglalarawan dito ay prostitute or patutot. Mayroong hawak na kupa na mayroong alak ng pakikiapid. Nakikiapid or nakitikim dun sa alak na yon ang lahat ng hari sa lupa. Ibig sabihin, lahat ng mga halos ang buong lupa ay nagkaroon na na-impluensyahan nitong babaeng ito. Sa madaling salita, yung hayop na yan na pinangungunahan ng isang babae ay isang huwad na iglesia. O, mga kapatid, mga kaibigan. At ang iglesia niyan ang nag-impluensya sa napakaraming denominasyon sa buong mundo na meron siyang doktrina na kamukha ng lahat ng mga denominasyon, sekta, mga kapatid at mga kaibigan. At didiretsuhin ko na po kayo sapagkat yan naman ay inaamin ng ating mga kaibigan sa kanilang mga libro na sabi po nila, Sunday is the mark of our authority. Yung pong Linggo ay tatak ng kanilang otoridad, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya kung titingnan po ninyo, ang dami mga denomination ngayon, puro Linggo din. Pinaglalaban pa nga ng debate. Napansin niyo yun, mga kapatid, napakalawak ng impluensya na naabot dito. At pag nag-aral natin yung kasaysayan, talaga namang sila ang may gawa niyan. Ang nakadetalye kung anong taon at sino nag-implement niya ng tinatawag na lang First Sunday Law. Binabanggit po yan sa mga babasahin. Binabasa na po natin sa ibang mga pagpapahayag po natin doon sa aklat na Convert Catechism of Catholic Doctrine sa page 50 na sinulat ni Peter German. Na yun po ay gawa ng ating kinagisnang pananampalataya na napakalawak ngayon. Yan po ay hindi po maiiwasan, mga kapatid, na pag sinasabi natin yung everlasting gospel, hindi pwedeng hindi madaanan ito sapagkat nasa talatang 8 yan. Hanggang 9, yan ang sigaw ng tatlong sinugong anghel. Kaya na kailangan pag ipinahayag mo yung walang hanggang ebanghelyo, ipapahayag mo rin kung ano naman yung walang kwintang ebanghelyo, kung ano naman yung huwad na doktrina. Tinuturo natin ngayon kung anong tamang doktrina ng Diyos at the same time ay malalad-lad din at mahahayag din ang mga dahilan kung bakit maraming doktrina ngayon na wala sa Biblia, mga kapatid. Kaya nga sabi po ay ano? Kung ang sabi diyan sa talata, ano? Ay makikiinom doon sa alak ng kagalitan ng kanyang pakikiapid. Sabi po diyan, yung dakilang Babilonya na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng kagalitan. Talagang ipinorsigi at naging epektibo ang kanilang pagpapatupad doon sa alak na yan. Doktrina, false doctrine po yan, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya dapat ang ating pagbabatayan sa ating doktrina ay ang Biblia. Ang dami pong mga naririnig natin ngayon. Dapat mababasa. Dapat na nasusulat. Pagtanungin mo, saan ba sa Biblia na inutos na ipangilin yung Linggo? Wala naman. May challenge niya ang Catholic. Hanggang ngayon, kung sino makapagpapakita ng talata na ang Linggo ay inuutos na ipangilin. Mayroong 1,000, ano? Magkano yun? $100,000 yata yun sa ating kapanahunan, mga kapatid. Wala talaga, sapagkat yan po ay wala sa Biblia. Yan po ay gawa lamang nila. Napakarami mga libro ang nagpapatutuo niyan. So dapat ang Biblia, mga kapatid, ng ating pagbatayan. 17:17 ng Juan, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kaya ito pong ating tinatawag pong ministry ay naghahayag ng mga tama at dalisay na mga aral ng Diyos dala at base doon sa isinisigaw ng tatlong sinugong anghel. So kung babalikan po natin, dapat ay babalikan po natin yung katotohanan at kung babalikan natin yung Biblia, dapat doon lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng kasulatan. Itong hayop na ito, mga kapatid,
yan yung kinaupuan ng babae, yan din po yung sinasabi sa maraming talata sa aklat ng Apokalipsis na mayroong dalang tatak. Sa madaling salita, yung tatak ng hayop na yan, ang magpapatupad niyan ay yung babaeng nakaupo sa kanya. Alam natin, pag sino yung minisakay, siyang may control. Ha? At yung babae, ang paglalarawan ng Kapitulo 17 ay nakasakay sa hayop. Ibig sabihin, kontrolado niya yung hayop. Isa itong huwad o isa itong iglesia na napaka makapangyarihan na nagsagawa ng mga doktrina na man-made, gawa ng tao, hindi hango sa banal na kasulatan. Kaya ang sabi po ng talatang 9, ito sabi ng Apokalipsis 14:9, at ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanya at nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Kapag kang isang tao ay tumanggap ng tanda at sumamba sa hayop, sa larawan ng hayop, mga kapatid, ay ano po, iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos. Kung gusto niyo mong malaman kung ano yung alak ng kagalitan ng Diyos, panoorin po ninyo yung part 1 and part 2 ng The Seven Last Plagues, the Battle of Armageddon and the Seven Last Plagues. Part 1, part 2. Doon po, malalaman natin kung ano yung galit ng Diyos, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya itong mga topic natin dito ay magkakaugnay ho ito. So ito yung isang babala, mga kapatid. Ang dapat nating sambahin, yung creator ng langit at lupa. At para makatyak tayo ng ating sinasamba ay creator ng langit at lupa, kinakailangan pahalagahan ho natin yung ikapitong araw ng Sabat. Sapagkat ito ang tanda ng paglikha ng Diyos ay binasbasan niyang ikapitong araw para maging alaala ng paglikha. Samantalang itong hayop naman na ito, nakarugtong lang ng talata, ay magbibigay din naman ng tanda. At ito naman ang nangyari na nagkaroon ng tinatawag po nating kasalungat. Kung ang Diyos ay nagbigay ng ikapitong araw ng Sabat bilang kanyang tanda, itong hayop naman ito, yung huwad na iglesia, ay nagbigay din naman ng mahalagang araw ayon sa kanilang sariling pagpapahalaga na labas sa sinasabi ng Biblia. Ito po yung pagpapahalaga sa araw ng Linggo o pangingilin sa araw ng Linggo, mga kapatid at mga kaibigan. Yan ho yung mangyayari sa huling araw na tanda ng hayop. Pero sa ngayon, hindi ho pa natin yan pinaniniwalaan na nangyayari na sapagkat may mga nangingilin at mga nasa huwad na pananampalataya na mayroon pang pagbabago. Bakit? Kasi isinisigaw nga natin, isinasabi nga natin itong mga mensaheng ito, ito ang gigising sa atin. Ibig sabihin natin dito, mga kapatid at mga kaibigan, kayo ho na nanakikinig, na hindi naman nyo dati ito alam. Ito ngayon yung paghahayag natin ng pabalita ng anghel, ito yung pagkakataon na kung hindi nyo alam dati yan at hindi nyo naintindihan kung gaano kahalagang araw ng Sabat, ngayon ang laki ng pagkakataon na baguhin nyo inyong paniniwala, tanggapin natin ang sambahin natin ang luwalang ng langit at lupa, igalang ho natin, pahalagahan ho natin yung araw ng Sabat. Yan po ang ibig natin sabihin. Sapagkat kapag hindi natin yan pinahalagahan, baka yung otoridad ng hayop na yon ang ating mapahalagahan. Yan na yung sinasabi pagka yun ang ating napili, mga kapatid at mga kaibigan, sabi dyan sa talata, magkakaroon tayo ng karanasan, iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, ito yung sinasabi ng amazing prophecy, kahangahangang propesya sa aklat ng Apokalipsis na hindi natin naririnig sa ibang mga mananampalataya. Mga giliginaw na mga taga-subaybay, kailangan ay dapat natin itong pagbulay-bulayan. Ha? So, kung babalikan ho natin yung talatang 9, sabi rin, at ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo sa kanyang kamay, ay iinom din naman ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga anghel at ng mga banal at sa harapan ng kordero. So, ang sabi ng talatang 12, narito
ang pagtsatsaga ng mga banal ng mga nagsisitubad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Kitingin na yung pagkakasunod-sunod ng talata. Ano? Kapitulo 14, talatang 6, narito ang sigaw ng unang anghel na may walang hanggang ebanghelyo, matakot sa Diyos, magbigay kaluwalhatian sa Kanya at sumamba sa lumalang ng langit at lupa. Matakot sa Diyos, ibig sabihin, maging masunurin tayo sa Diyos. Kasi yun ang ibig sabihin ng pagtakot sa Diyos. At ano po? Magbigay kaluwalhatian sa Kanya sa magitan ng ating pong mga kinakain, ginagawa. Dapat nakakaluwalhati sa Diyos ayon sa 1 Corinto 10:31. At sumamba sa lumalang ng langit at lupa. Anong ibig sabihin? Pahalagahan ho natin yung araw ng Sabat sapagkat ito ang palatandaan na ang sinasamba natin ay yung Creator. Samantalang, kasalungat nito, pag hindi yun natin ginawa, ibig sabihin ang ating sinasamba yung hayop. At ito ngayon sa talatang 12, ang deklarasyon. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Sino yon? Yung mga sumunod sa unang sinabi ng anghel. Matakot sa Diyos, magbigay kaluwalhatian sa Kanya, at sambahin siya sapagkat dumating na ang paghatol. So ito po, tingnan ninyo, nakikita ang liwanag po ng sinasabi po rito sa magkakasunod ng mga talatang ito. Karugtong lang din ay nandoon na ang gawain naman ng kaaway. Nagtatatak din siya. Mga kapatid, mga kaibigan, ang tatak ng hayop ay isang uri ng doktrina. Ulitin ho natin, hindi ho yan microchip. Mga kapatid, doktrin po yan na penetrate niya ang malalaking mga denominasyon sa buong mundo. So yan po yung ibig po natin sabihin. Ngayon, tandaan natin yung tatlong mahalagang bagay ho dito sa 14 ng apoklat ng Apokalipsis. Worship the Creator, don't worship the beast. Keep the commandments and faith of Jesus. So dito ay titingnan po natin yung mahalagang puntong ito. Dapat lagi po natin itong isaisip, isa puso. Sapagkat ito yung nilalaman ng mensahe ng anghel. It's an appeal to surrender completely to Him and commit our lives to following His truth. Kailangan po natin, mga kapatid, ay isukong ating sarili sa Diyos at sumunod tayo sa Kanya sa kung ano ang alam natin at katotohanan ng Kanyang ipinalam sa atin. Mga giliw na taga-subaybay, opo, sa ating kapanahon, ang damakarami ng namatay. Bagaman marami nakasurvive sa sakit na COVID-19, pero kung dumating man yung time na ang kamatayan ang naghihiwalay, pansamala, samantala sa ating mahal sa buhay at sa atin, mga kapatid, subalit ang ating Panginoon ay hindi ho kamatayan ang maghihiwalay sa atin. Nakakalungkot na minsan ay hindi maiwasan na may mamaalam na nauuna sa isang pamilya. Maraming tao ang pinaghihiwalay ng kamatayan, subalit ang kamatayan ay hindi makapaghihiwalay sa atin at sa ating Panginoong Jesus. Ang Panginoon na nagbuhis ng ang kanyang buhay para sa atin, ngayon siya'y nabubuhay at siyang darating. Ito yung sentro ng aklat ng Apokalipsis. Si Jesus ang sentro ng lahat ng katotohanan na hawak natin. Siya ang laman ng bawat doktrina na dapat natin dala-dala. At siya ang ating pag-asa sa buhay na ito, mga kapatid. Ito po rin ang ating sitwasyon ngayon. Tanging ang ating Panginoon laman, ang ating kaaliwan. Mga kapatid at mga kaibigan, ang mga mensahe nawang ito ay magkaroon ng bisa sa bawat isa sa atin. Sa lahat ng mga nakikinig, kung kayo po ay hindi pa nakakapagtasya ng lubusan na tanggapin ang Panginoon sa inyong mga buhay, ito ang panahon. Malapit na, tunay na nasa dulo na tayo ng kasaysayan ng mundo. Malapit nang dumating ang ating Panginoon. Itong mensahe ng tatlong sinugong anghel nawa ay isa kabuhayan natin sapagkat ito ang magdadala sa atin sa kapayapaan at ito ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan sapagkat ang sentro ng walang hanggang ebanghelyo nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Tayo po ay dumako sa ating panalangin. Nais ko pa isama sa ating panalangin. Dakilang Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagsasalamat. Nagagalak po kami na inyo kaming muling binigyan ng pagkakataon na
maihayag ang walang hanggang ebanghelyo na dala ng tatlong sinugong anghel. Ang ebanghelyong ito o katotohanan ito nawa ay maipaabot sa buong sanglibutan. Narito po, Panginoon, ang ministry ng pag-aralan natin. Amin pong sinisikap na maging bahagi sa paghahayag ng mabuting balita na napapaloob o taglay ng tatlong sinugong anghel. Alam namin, Panginoon, na ito magpapalaya sa amin. Ang ebanghelyong ito ang bibigyan ng pag-asa sa amin. Opo, Panginoon, napakabuti ninyo, napakadakila ninyo. Sa kabila ng aming pagiging makasalanan, binigyo nyo kami ng pag-asa na sa tiyak na kapahamakan, ngayon ay inyo kaming inagaw tungo sa tunay na kaligayahan. Panginoon, salamat sa inyong pagtugon sa aming dalangin. Salamat sa inyong patuloy na protection. Nawa po ang protection na ito'y patuloy ding maranasan ng aming mga kapatid at kaibigan, lalo po yung aming mga taga-subaybay. Kung sino man ang mayroong problema sa mga nanonood, kung sino man sa kanila ang mayroong pong mga suliranin o kaya mayroong pong mga karamdaman, hinihiling namin, Panginoon, na sa pamagitan yung mapagpalang kamay, hipuin sila. At kami pinagpapasalamat sapagkat napakaraming pagkakataon na inyong napatunayan sa amin na kayo ay buhay na Diyos at nagkakaloob ng aming mga kahilingan. Ipagpatawad po nawa ang aming mga nagawang pagkakasala at pagkukulang. Ito ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat mga kapatid at mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay. Huwag niyong kalimutan, paki-subscribe po yung ating YouTube channel, paki-follow po ang ating Facebook page. God bless at pagpalain tayo ng ating Panginoon sa tuwi-tuwi na sa ating mga buhay. Hanggang sa muli. Yes, sir.